Ate, meron akong joke. Ano po? Alam ko kung kanino to. Kanino? Sa'yo, te. Good morning. Samahan niyo muna ako, may lalakarin lang tayo. Hindi pala, may papalinis lang tayo ng sasakyan. Welcome back to another episode. Aalis tayo today. Pero bago yan, may kailangan muna tayong gawin. Nakakapani bago. Ang tagal ko hindi na-tribe to. Ang laki! Kamusta? Matindi-tindi to. Parang mga apat na buwan yata itong hindi nalinisan. Papakarawasin natin yung L300 natin. Papalinis ko to. Pagkatapos ilang buwan na hindi nagamit, na-stuck lang to sa garahe, papalinis natin ang todo to. Anong sasakyan yan? K100? H100? Yung sa atin, L300. Marami ako kikwento sa sasakyan na to. Tignan nyo ko anong mga bakas nitong pinagagawa ko. May tama dito. May UP dito. Kagagawan ko lahat yan. Papalinis ko lang to. At babayahay tayo ngayon papuntang Zambales, Siwatod. Pinagpapahinga ko muna kasi ipapa-undercoating ko yung ilalim nun. Maraming maraming salamat sa nag-offer na i-undercoat yung ating mini camper van. Siguro gawin ko yun. Bisitahin ko na yun kapag natapos natin yung mga iba nating mga asikasuhin, yung mga lakad natin. Naalala ko yung dating kotse. Ganito. Sumpa talaga yung ulan eh. Yeah, malinis na yung sasakyan natin. Huwag mo nang punasan yan bro, at paglabas ko dito sa car wash eh basa din yan. Oo nga no? Si Sir Dan! Hello! Alis kami! Saan mo tayo? Zambales! Coding trivia, si bro Jello at ang mayari ng J3D Apparel ay magpinsan bro no? Oo bro. Small world. Tuloy ang biyahe natin. Mula dito sa siyudad ng Malolos, Bulacan, itediretso tayo ng Zambales. Hindi tayo dadaan ng expressway dahil nakakabagot po. Pagdating namin ng bataan, tumigil muna kami para magkapunan. My time check, 5 minutes bago mag 8 PM. Nasa... Ate, anong lugar na po to? Ano tong ano? In order mo sa akin? Ma? Sinigang na baka. Nasa Delupihan na tayo. Stopover muna kami para maghapunan. Kasi nga, ano bang sabi ni Direk Gino pagdating sa mga kakainin natin? Mga lulutuin? Magre-ready naman siya. Tayo wala tayong ibang bibilin na... Wala. Doon na. Okay, scram bro. Okay. So, ganun na nga. Dahil kasama nga natin si Direk Gino, wala kaming definite na plano. Kung ano lang mangyari, mangyari. Pero secure na muna namin yung pagkain muna na namin ngayon. Yung taba muna. Pagkatapos na mahigit 2 oras, narating na rin ang butolan. Sarap. Masarap suka. Kaya ka ng dalaba. Di ko ba ako may high blood dito? Hindi. Sa akin ka lang naman ang high blood eh. As always. Busog pa ako pero sa ngalan ng balut, ay kakain tayo ng balut dito sa Butolan, Zambales. Yes. Dito ako pinanganak. Andito yung tatay ko. Gusto mo makita yung tatay ko? Oo. Kabukha ko yung tatay ko. Yun nga lang, syempre kapag anak, mas gwapo ang anak. Wait na. Nakadala na ako, natatakam pa rin ako. May blood ka. Okay. Magkalasa lang ang asin dito tsaka asin sa dito. Nakatikpan natin. Sapa. Food review. Food review. Mark Queens na naman. Malunok mo yung bato. Kinain ko na nga yung bato yan. Kain mo? Darna! Masarap bumiyay sa gabi. Kaso tinatablan ako ng antok.
ASMR. Naku, meron ka na influensya, no? Kali na rin yung inaanap niya kanina. Suwabe. Suwabe, di ba? Parang low bat. 11:30, nasa kanto na kami kung saan papasok ng Bagsit River. Dapat diretso na kami doon, mas nauna kami nakarating kay Gino dito. So sabi niya mag-aantayin na lang daw kami kasi nga daw madilim daw papasok doon. Ngayon ka pa natakot, Gino? Antayin na lang natin para wala lang takot akong mangyari. Pero kung matatakot ka talaga. Hindi, natatakot ako para sa sarili ko. Kasi sobrang sarap ko eh. Yari ka, sawa ko ako mamaya. Ayun ako yung buwan, no? Kabilugan pa ng buwan, bro. Mag-isa ka lang? We! Antay kami ng antay dun sa'yo. Akala ko ikaw yung late. Ay! Bro! Hello. Si Jello. Ano ba nang napanood din sa video ni McLean? Sabi ko, magkakasundo kami nito. Ka-federasyon natin yan, bro. Talaga ba? Same level of... May something din. Oo. So, marami tayong mga something in common. Ito na nga. Oo. Talagang ginawa mo lang ang berya. Bakit? Sarado pa rin ang Bagsit. Sarado? Kasama kita eh, ganun talaga. Yun nga yung mas maganda dun eh. Alam natin yan, di ba? O siya, susunod din lang kami sa'yo. Pwede niya yun eh. No fight. Kala ko pa naman, Prisha. Sabi ko kanina, kasama si Prisha. Medyo may ano kami, lucky charm. Oo. Kasi pag tayong dalawa lang, medyo ano eh, malakas ang kapit ng malas eh. Oo. Wala pala, Prish. Ganun din pala. Late lang kami. Hindi kaya dahil sumama siya, kaya nagkaganon. Feeling ko din. As always, ganito. Pero syempre looking forward tayo sa magandang place na tutuloy natin. Ganun naman palagi, full of surprises. Dadating tayo sa isang lugar na hindi naman natin nakikita kung anong meron. Tapos susurpresahin na lang tayo pag-isi natin kapag may liwanag na. Tata Saling? Tata Saling Riverside. Sa wakas at pagkatapos ng mahigit 4 oras, ay nakarating na tayo. Alright, nandito na tayo. Kinakausap lang ni Gino yung katiwala. So ano bro, yung sasakyan mo, iwan dito. Isang sasakyan ang dadali namin pababa. Tama lang na yung L300 natin ang dinala natin. Mga kababa dun sa ilog yung L3. Lahat ng mga gamit ni Gino sa sasakyan niya, lilipat namin. Tapos baba tayo dun. Para dun tayo makatulog sa tabing ilog. O diba, ito kagandahan sa sasakyan na to. Pwede nating ilaban sa ganito. Tumakbangan talaga. Pwede. Pwede ilaban, no? Yes. Tawag ko na. Yung ilog nandito na sa gilid namin. Si Gino nandun sa malayo, naghahanap pa ng spot na pwede namin pagparkan. Ipaubayan na natin sa kanya yung spot kasi kahit gabi yan, maliwanag yung mata niyan maghanap ng magandang area na pagising natin sa umaga, eh maganda yung pagkakapwesto ng natutulugan namin ng sasakyan. May nakita ka? Gawin lang, tinitingnan ka, ang layo-layo na ng ilaw mo. Nasa pinakadulo. O, tara. Kaya-kaya ka. Maganda, maganda doon. Maganda. Oh, sige. Na-amaze ako na napapasok ko ang mga ganitong lugar. Hindi kasi kaya ni Watod pasukin ang mga ganito. Eh, parang nung... Pumaparty ka pa para maghanap ng spot. Parang yung beer house ah. Saan ba si Gino pumunta doon? Pag ano? Pumunta rin siya. Dito? Okay.
na ng madaling araw. Nakapagpahinga tayo. Hindi na ako mag-alarm para hindi ako magising ng maaga. Kung magising man ako ng alas 8 o alas 9, eh, okay lang. At least, makabawi tayo ng pahinga. Tsaka malamig eh. Malamig yung klima dito. Kuliglig. Karinig ko dito. Tapos yung tulog ng ilog na nandyan lang sa tabi namin. Bukas na natin makikita yan. Paano? Good night na muna. See you tomorrow. Kinabukasan, isang payapong lugar na naman ang gumising sa atin. Siguro dahil weekdays, hindi na rin alam. Pero ang mahalaga sa araw na to, eh nakuha natin ang palagi nating inaasam-asam. Nakatahimikan para makapagpahinga. Si Gino nagluto na ng kape. Habang ako ay nag-iisip dito sa sasakyan na sa likod ko. Pagkatapos magkape, naglakad muna kaming tatlo para mamili ng lulutuin para sa tanghalian. Yan ang magandang umaga, magandang gising, may mga tunog ng manok. Paano malalaman ng mga manok na oras para tumilaok? Oo, kasi may tilaok sila minsan, wala namang araw eh. Mga alas 4, ganyan. Pero talagang sabay-sabay sila. O paano kaya yun? Ano? What do you think? Siguro may meron silang body clock din. Or parang... parang may tingling sensation sa katawan nila ng specific time. Nabigla na lang. Nararamdaman nila. The man of few words. Pwede magsalita. Okay. Pero bunga niya dun sa vlog mo eh, no? Alam mo, hyper na hyper. Okay, bago tayo tumuloy ng palengke, singit muna natin yung episode ni Gino. Ako munang gagawa. Dito na nga ba si Gino mamatay? Kasi meron ako nakita ng utas dito or anong halaman man to. Ayan, medyo kampante ako dyan. Alam mo ay... alam mo yung tinatabong katas yan? Tinawalagkit? Oo. Oh. Ito ay ginagawang shampoo. Ah! Ay, bahala ka sa akin. Tinan mo yung lagkit niya, parang lagkit ng aloe vera. Oh. Ayun nga no! Oo. Oh. Parang ano ah? Ina-harvest yan, tapos ginagawang natural shampoo. Ayan. Oh. May tawag dito, hindi ko lang maalala kung ano eh. Tapos pag sinampo mo to, iiwanan mo siya ng mga 10 to 20 minutes sa buhok mo, hindi mabalawan. Oh. Pwede kang overnight actually. Pag gising mo kinabukasan, gagamitin mo. Kalbo ka na. Gingery. Oh. Ah, di ba? May ginger. May healthy to. Mamaya subukan natin. Ang social mo doon, gingery. Natandaan nyo ay itong tower ng ano. Iba pa rin yung feeling ng naglalakad na may chinelas sa walang chinelas, bro. Mas matakit yung walang chinelas. Yung naka-connect ka ba sa nature? Parang ganun yung explanation dyan. O yun, malapit na tayo. Diyan tayo nun eh. O, tulad ng mga ganyan, bro. Sa libro mo lang nakikita yan. Okay, mali kami na nilabasan. Andito pala. Maglakad. Alam mo parang naisip kong tutuloy pa ba tayo ng palengke? Kasi mayroong gulay yan dito. Ayaw nga. Sarang pala. Bro, pupunta pa ba tayo ng palengke? Eh may mga fresh gulay dyan oh. Pali. Wala ka lang meat. Ang karne? Hmm. Oh, sige. Alis, gulay mo tayo all the way. Ayos lang naman, may tuyo din oh. Actually, oo nga. Diba? Itlog na maalat. Huwag na muna ka tayo magkarne, no? Oo, isang naman eh. Oo. Saging, ihaw, mag-ihaw tayo, ginanggang. Yun. Tapos ito, dilis. Meron din ibuti ito. O ito, ito karne oh, longganisa. Dito na tayo. Meron kami 600 pesos para sa pagkain namin ngayong buong araw. Kuya! Uy. Kuya, panis. Pwede rin yung kuya, pero panis. Panis.
Napakaseryoso na yung ate. Nung nag-joke ako, tumawa. Diba? Ilog doon, pag akit niyo dito, mayroong nakaabang na maliit na tindahan na nagtitinda ng mga fresh vegetables dito. Tuyo, itlog na maalat, longganisa, at kung ano-ano pa. Saktong-sakto sa kakailanganin naming mga gusto naming lutuin ngayong araw na to. Eh, andyan. So, hindi na kami tutuloy sa bayan. Ito pa ate. Ate, meron akong joke. Ano po? Alam ko kung kanina to. Kanina. Sayot eh. Respeto ko sa'yo, mahalat. Sige po, thank you po. Pabalik na kami sa site. Pero itong si Gino. Uy, tubo! Tama na yan. Pag naglalakad-lakad kami, bumuha si Gino ng sariling daan. Tignan natin yung makakabalik tayo dun sa ano natin. Sa tinuluyan. Pero bro, minsan bro, gawin nga natin yung ganito. Yung mga random ba na bigla natin babalikin yung plano natin. Yung mga nakatent tayo na sa mga ganitong lugar bro, magtetent lang tayo. Di ba? Huwag lang dito, maraming tayo ng kalabaw. Pero yung mga sulok-sulok na ganyan, no? Paparam. Pero importante naman dyan, makapagpaalam sa lokal eh. Oo. Ano, napapaalam ko na ngayon, ha? Oo. Mahirap na yung lagay ng dating napapalayas tayo bigla eh. Oo, napapabarangay. Level na gagalit yung kapitan sa amin eh. Grabe yung photographic memory mo, no? Nasa lupa ka, pero yung paningin mo, top view. Yung mga ganito bro, ang sarap mag, kunwari, solo ka, tapos magte-trek-trek ka, may kasama kang aso. Oo. No? Hindi kasi yung plano ko doon sa, ano ko, camper dog, eh kaso hindi naman pala pang adventure yun. Yung aso mo? Oo. Kaya pala ko kumuha ng askal eh. Ay, pwede rin. Yung aso ko naman bro, hindi naman ako mahal. Hindi ko kasi nakakasama. Oo. Yun ang problema ko ngayon. Si Prisha ang ano niya talaga. Nanay niya. Si Dua. Si Dua. Kaya kailangan ko siyang makabanding. Sana ba tayo? Sige, tuloy lang. Magtiwala lang tayo kay Gino. Ang hari ng suutan. Pre. Ah. Balik na tayo. Wala no? Hindi ko kasi tatawid tayo ng ano dun. Sapa. Todas tayo dyan, Gino. Gawin mo ng paraan yan at nanggigigil ako sa'yo. Para hindi tayo ano, kabalik-balik. Ano pa ka ba? Di scout ko na. O, sige. Diba? Ayaw nga, no. O, tara, diretso na. Ay! May daan yan dyan, sigurado, bro. Dili. Tara. Ano, may kalsada bro? Kalsada? May ano? Daan? Okay. Ang bango nung ano? Amoy nung lupang ano? Yung amoy pala yan ba? Partida. May bit-bit ng mabigat na tubig yan. Ang bilis pa maglakad. Okay. Feeling ko may mga isda rin dito bro. Feeling ko may mga tambahin, mga hito, dalag. Huh? Or dito ka mag-camping oh. Kumbaw dito sa mag-tent pala. Tapos maghapon ko dyan nakaabang ng isdang lulutuin mo. Hi friends. Hindi ka takot sa kalabaw? Depende. Wala kami yung choice kundi dito duman sa ano nila eh. Sige nga bro, para at least ikaw muna. Hawakan niya to, para safe. Nangungusap po yung mata ng mga kalabaw eh. Sige go bro. Nakabidyo ko. Hindi naman kasi nakakatakot ang mga kalabaw. Mababait naman yan, pero hindi lahat. Pero may mga experience talaga ako sa mga yan. May mga kalabaw na padadaanin ka muna. Tapos bigla kang haabulin. Mga ikiran po ah. Hindi po kami nang gugulo. Nandito po kami para makapagkaibigan. Pagbalik namin sa site, meron ako napansin pinagkakaabalahan ng mga lokal. Malalim pala yan, oh. Okay, welcome to Tata Saling Riverside. Dito yan sa Pulanggi, no? Pulanggi.
Yung ano, anong lugar nga to? Bangko, Salasa, Palawig. Salasa, Palawig. Anong Pulanggi? Saan nga ba yung Pulanggi? Sorry, sorry. Palawig pala, Palawig. Pero mayroong lugar na Pulanggi. Meron. Pulang lupa. Okay, welcome to ano. Nasa ano tayo ngayon? Isang magandang kailugan dito sa Palawig, Zambales. Ang napuntahan natin. Actually, hindi naman natin masasabi na natuklas natin kasi nag-i-exist naman na ito. Maswerte tayo na andito tayo napunta at weekdays ngayon at hindi matao. So dito sa likuran ko, may ginagawa sila dito na swimming pool. Siyempre para sa mga guest. At tinanong ko yan kung paano magkakatubig yan. Eh magkakaroon sila ng parang motor na maghahakot ng tubig dito paakyat. So yung tubig niyan magagaling dito sa malinis na kailugan, papasok dito, paakyat dito sa pool na yan, hanggang sa, syempre yung overflowing water niyan is dadalo yan dito sa parang creek na to. Tsaka dito kagabi, malamig. Yan ang kagandahan. Masasabi mo malinis yung ilog kasi nga kapag bababato talaga yung ilog at malakas yung agos, 100% malinaw na tubig ang maagos dyan kasi napifilter ng mga bato-bato yung mga dumi. Hindi mo na ako nakakasigurado pero feeling ko na ito kadugtong ng cotton mines. Pero pinag-iisipan ko pa kung pupunta ako ng cotton mines. Dami na daw tao. Sarap tirahan. Treehouse. So tanda mong yan? Ngayon ka lang natuwa sa treehouse, boy B. Sige na, magluto ka na. Okay bro, meron din ako burong bagong segment. Ako ang nagluto, pero ako ang sumarap. Okay, magluluto tayo ng kung ano-ano lang nabili namin kanina, diba, sa tindahan. Bagong segment. Sa camping, kung ano lang ang available na pagkain, yun lang ang lulutuin natin. Yung gagawa natin ng paraan niya para maluto. Tapos meron tayo dito ang palaya. Shoutout muna sa ni Kuya. Bankada, wala kang ganito. Chef ka pa naman, bibili na yan. Okay, mag-ano muna tayo ng spices natin. Ito. Kamatis. Palaya. Naging fruit ninja. Ano pong ba, bro Gino? Na dati, hindi pa ako nagka-camping. Bumibili na ako ng mga pang-camping. Alamig pa ka tayo. Oh, pero hindi ko alam kung para sa hindi na wala naman akong balak mag-camping, pero bumibili ako. Yung parang meron akong satisfaction na, ito na, ano to, ni Kuya, Japan brand. So, in order ko pa siya ng, ang tagal bago dumating. Yeah. Legit, Japanese brand? Mm-hmm. Pagkatapos ko mag-ibang kay Gino, eh sinimulan ko na i-ready ang aming tangalian. Sarap. Silihan ang kalan. Maglagay ng olive oil. Oh. At prinito ko na ang talong. Favorite yan. Wala tayong tong, kaya gumawa na lang ako ng paraan. Ito ang hindi alam ni Bankada, bro. Na magaling talaga ako magluto. Hindi niya alam na habang nagluluto siya, pinapakiramdam mo. Lagot ka sa sulit ka na paglulutoin nun. O, tika lang, baka hindi na tayo pagluto ni Bankada. Never kung nakita si Bankada na gumaganito. Nakita mo ba siyang kamanyan? Only boy piece. Pero yung bakit gumagamit pa yung mga tao ng magic sarap? Kasi hanggang ngayon naniniwala ang tao sa magic. Ikaw di ba naniniwala sa magic? Hindi. Ang pangit ng joke. Akala ko nawala. Oo, huwag mo na i-ganyan para ka matapong. Mabigat na eh. Pero pag malaki to, kaya ko. Sabi ni Bankada, ang simple ni Bankada. Ayabangan mo ko siya. Diba? Kala mo supply. Na panghirap eh. Supply! Ano ba? Ah, tama lang no? Oh, tama. Tapos yung itlog. Oo, huli. Parang natin yung itlog. So, mamaya natin. Oy, si Bankada, hindi ka niya maniwala. So, ayan lang natin yan dyan. Tapos, next is peanut butter. Ay, okay. Mas maganda nga na ihuli nyo yung itlog pag luto na yung ampalaya para pag hinalo nyo. Alam mo yung para may strips yung itlog. Hindi siya yung drog. Tapos imekas mo na yung ninsa. Tornado mo na! Ah!
Pagkatapos namin kumain, napag-isa muna ako sa ilog. Sarap! Huwag niyong isipin na auto mines lang ang magandang ilog dito sa Zambales. Napakadami. Kung susuyo rin nyo. In time pupunta tayo ng auto mines. Pero sana matsambahan natin na hindi siya matao. Kasi sa balita ako, since na pinupuntahan na nga siya ngayon ng mga vloggers, nakakatulong naman tayo sa turismo, sa paggawa natin ng mga travel vlogs. May mga benefits yan eh. May advantage at disadvantage na nangyayari kapag naipopromote yung isang lugar. Yung advantage, i-feature natin yung mga lugar tulad ng mga ganito, is nakakatulong tayo sa mga lokal. Sa lokal na gobyerno at literal na mga lokal na mga nakatira dito na namamahala, kung sabihin natin yung mismong may-ari ng mga kailugan, is nakakatulong tayo sa hanap buhay nila kasi nga nandahil sa atin, maraming nakakaalam na nag-exist pala yung ganitong lugar. Yun ang disadvantage talaga, na the more na dumadami yung tao, is dumadami yung basura. Pero paano nga ba mapipigilan yung ganong klaseng pangyayari kapag yung isang lugar ay sumisikat? Nagsisimula yun lahat sa sarili natin. Hindi na yun hawak ng may-ari ng resort o may-ari ng kailugan, kasi mahirap na yung kontrolin. Oo, lilinisin nila yan pag wala na yung mga tao, pero yung the time na maraming tao at nagsisikalatan yung mga basura, mahirap i-manage yun. Kaya yun lang, lagi namin pakiusap na kapag tayo ay pupunta sa isang lugar, lalo na sumisikat yung isang site, for example, ng ganito, na alam namin na pupuntahan nyo rin to kasi nakita nyo na sa amin, is maging responsable tayo sa mga basura natin na dala-dala. Kung ano yung dala natin na basura o mga plastic paloob, ay please tangayin natin palabas. Doon natin mapapanatili na malinis yung isang lugar. Ingatan natin yung mga lugar na magaganda tulad ng ganito. Nasa sa atin yun. Bago tayo magtapos, meron nga pala akong good news. Nakikita niyo itong puting sasakyan? Gagawin natin din itong pangalawa nating camper van. At magiging posible yan dahil ang kabuuang setup niyan ay SR Performance Off-Road ang gagawa niya. Us,